Okay guys, andito na tayo ngayon sa Pampanga. So ito yung shoot natin ngayon, which is itong wild looking na Civic, guys. So tingnan nyo naman. So kadalasan kasi maraming nagde-decals or maraming nagdidikit ng mga stickers ng mga idol natin, mga kanjo dyan. So para sa akin, sobrang wild move kasi ng ganito, guys. Kasi syempre, sa panahon natin ngayon, maraming mga nambabash ng mga kotse, no? Pero ito para sa akin, tama yung tindig na ito. Kasi kung ako magde-decals din, ganyan na ganyan, tapos silver wheels, parang kinuha niya ngayon nasa utak ko. Ang ganun din yung ginawa niya, tignan mo. Tsaka hindi siya kadiri tignan. Meron kasi mga kadiri tignan, guys, ng mga nakadegals. May mga kung anong nakalagay, may mga canards, hindi mo maintindihan. Pero ito para sa akin, ito yung tama, ito yung sakto lang na saktong wild. Tawagin natin yung owner, papakilala ko sa inyo, asan yung owner na? Ito. May entrance ka dyan, boy. Oo, par. Siyempre, ngayon ako lalabas dito eh. Papi, anong pangalan natin? Ken Consignado. Ken, si Boss Ken. So, ayan, nakasligas siya. So, kung naalala nyo guys, ito yung siguro mga last year, no? Siya yung mga produkto ni Boss Ken, tama. Yung ginagamit niya. Favorite ko yung tire block mo, tol. Paro. Naka-tire block. Ito yung saktong tire block, hindi mo kandi nila ng dragon, eh, no? Tama. Ito lang. YouTube mo, di ba? May YouTube ka. Yung YouTube ko, promote ko na din yung Sligas Media. Subscribe na rin kayo. So, ano to? Introduce mo naman sa kotse mo. Siya, 1996 na Honda Civic. Bigote. Ngayon, nagpalit na ako ng look. Kasi, may ba? Kasi gusto ko, same pag nakita ako, no? ako yung maalala. Tsaka dati, tol, naalala mo. Naalala nyo guys, meron tong decals na parang Ortiga, no? Ortiga. Oo, yung pink. No? Dito. Yung pink. Bakit inalis mo yun? Actually, nung bata pa ako, ito na yung gusto ko. Yung ganitong look. Lumaki ako sa Need for Speed, sa Fast and the Furious. Yun, so gusto ko talaga pag nagka-kotse ako. Nagka-Civic ako. Gusto ko ganito itsura. Nagka-chance na lumakas yung loob ko. Ituloy ito. Yun. Tsaka kasi, Pops, do, sa day natin ngayon, maraming mga nambabash ng kotse, no? So, parang wild move mag-ganyan na decals, no? Oh. Para dito sa atin sa Pilipinas, bihira ako nakakita ng ganyan. So halos wala kang mapaggagayahan, you know? Actually, wala talaga. No? Wala eh. Ngayon sa Japan, buhay pa yung culture na ganito, yung mga tuners. Ano ba tawag sa ganito? Nag-start kasi yan nung early, actually 80s pa ata or 90s. Pero yung pinaka-peak ng tuners. Yan, tuner, parang mga import cars. Kasi sa US, import yung mga tuner yan. Tuner theme ang tawag sa ganyan. Oo, tuner. Ito, look lang. Tuner look pala. Oo, kasi stock pa tayo talaga. Stock pa. Stock look lang. Pero anong tawag sa ganyan? Sino to? May pangalan ba yan? Itong decals natin, galing siya sa Fast and the Furious, kung napanood nyo yung one, yung Integra na blue. Integra na blue. Oo, yung kay Mia. Ngayon kinuha ko siya kasi galing siya sa Honda rin yun eh, Integra. Wala tayong Integra. Tapos blue din siya yung kotse niya, medyo blue siya. So yun ang ginaya ko. Pinagkakamalan nila na yung sa Supra. Kasi yung sa Supra is orange yung dito. Ayun. Tapos iba yung nandun, yung lalaki. Para siyang soldier na may patusok something. Ayun. Ito, bumagay naman. Bagay maganda, na eh. Maganda tingnan. Tsaka, isipin mo, no? Parang nagsimula ka, siguro tinry mo lang dati yung sa Ortiga, no? Na parang may... Oo, kung... May guhit lang muna. Oo, oh, malinis lang. Kung malinis lang. Titignan ko kung okay bang mag-start maglagay ng ano kung... Kung bagay, no? Oo, kasi sa... Kasi na-board ka, ganun. Gusto mo mas malaki? Oo, kasi... Sa atin kasi hindi talaga walang naglalagay ng ganito. Oo nga. Actually lakasan ng loob ang kailangan, lakasan ng loob kasi maraming yun nga 'yung sabi mo, maraming pangusga. Oo. Pero if you do it right naman, sige. Tama, oo. Oo. Kasi kadalasan 'yung iba kasi guys, no, na nagde-decal sila pero ano ba 'yung mugs hindi pang tuner, ano ba, pang stance 'yung mugs, 'di ba? Kapag hindi may halo-halo kasi. Pero kapag if you do it. Pero ito ano siya? Period correct pa rin. Nung panahon na rin na 'to. Yun nga lang, sa US, kasi coupe yung mga sakyan dun. Kaya yun ang talagang nag-start. Pero wala tayong pambili ng coupe. Sa future. Tapos, yun nga, sabi mo sa mugs. Sa mga tuners kasi, ang mugs nila, nung panahon, nung parang pakintaban sila. Puro makintab, mga chrome, polish. Chrome lahat, tapos, usually 18. 18 ang ginagamit. So, yun sa akin ngayon, 16. Medyo maliit. So, 16 pa to? Oo, 16 pa yan. Ngayon, ano to? Rota... Slipstream. 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 Pero may chrome pala na ganyan, no? Actually, mahirap hanapin to. Sinwerte lang na may kaibigan na may nag-post. Agad kinuha ko. Kasi gusto ko din to eh. No? Oo. Tsaka bagay, kasi halimbawa pag nag-black, pwede siguro black kaya so medyo patay, no? Pero bagay, tama silver. Kung ako, silver din gagawin ngayon. Oo, kasi noon talaga, silver talaga. Wala kang masyadong makikita ng black. Yung sa Fast and the Furious, anong kulay na mugs niya? No? Lahat sila, silver. Silver lahat, tas chrome din. Kahit makita niyo yung eclipse ni Brian, ni Paul Walker, silver. Silver lahat. Lahat. Oh, lahat talaga noon makintab, noong time na yun. Tapos sa yung kulay nito, anong kulay tawag sa ganito? Yung kulay nito is Cyclone Blue.
Cyclone Blue. Oo, stock pa to, ganitong kulay. Ah, stock ng Honda dito sa atin. Ngayon, sana next year mapalitan. Mas mabuo natin, mas maganda. Tapos itong ano natin? Yung mukha, bigote siya, no? Oo. Tapos ang bumper, ano to, Sea-West? Sea-West tong bumper, kasi mas parang yung look niya tama sa nung period na yun. Tapos nilagyan ko siya ng ganito, kasi yung Sea-West wala talaga eh. Nilagyan ko lang siya ng mesh, DIY lang, pero copy lang to. Actually guys, dati, kaibigan kasi talaga ito si Ken, no? So dati nakaano to, yung black pops, no, na mesh. Oo. No? Pero ito, ginawa niyang silver. Gulat ako, ba't naging, sabi ko parang nag-iba yung itsura. Oo, kasi na... na-realize ko din, tsaka napansin ko, talaga dapat ganito. Ganito ang nung time na yon. Actually, dapat ito open. Oh, kasi wala akong intercooler eh. Tsaka yung legit na ganito, para alam din nila, yung part na to, mas pasok siya. Mas low ba? Mas malalim? Mas mahaba ito, hanggang doon sa loob. Siguro doble nito, hanggang sa loob. So, para hindi siya mukhang blank, nilagyan ko na rin ng ganito. Bagay naman. Tsaka parang kompleto, no? Oo. Ayun yung itsura niya, guys. Bagay din. Tapos ayun. Ito, ano to? Ba't may pilik mata? Itong pilik mata, ang tawag dito eyelids. Eyelids? Oo. In English mo lang. Tama. Pilik mata may eyelids. Tama, eyelids. Hindi, pero ito, para dito talaga. Pambigote. Pambigote. Pang Civic. Oo, pambigote. Kasi yung headlight nito, pambigote. Ngayon, nakuha ko to kay Sir Franklin. Nung nag-post siya. Eh, sakto, kailangan ko eh. Kasi nung sa ganito talaga, kahit sa Need for Speed, yung mga modifications na nilalagay doon. May option na ganito. Yung eyelids. Oo, eyelids. Tsaka para maiba din yung... May iba yung look. Saka ano siya yun, no? Parang makikita mo, uso kasi yun dati, 90s talaga. Tama, oo. Ang mga early 2000s. Early 2000s. Yung mga binibenta dati, no? Mm. Na hindi nila pinapansin kasi medyo, oo. Time na yun siguro, medyo pangit, no? Ngayon, sa panahon ngayon, siguro kasi ngayon, moron, purista-purista talaga yun. Rare-rare na, no? Oo. Dahil tumatanda na rin yung mga to. Kinikip nila yung look na stock. Okay. Time fresh. Tapos ito, side mirrors. Sobrang sipag nito, guys. Bumili pa siya ng side mirrors na ganito. Pero nung dumating to, black eh, no? Dumating yan black. Pinapintura niya ba para sa vlog natin? Oo, nahiya naman kasi sa'yo, par. Masyado ka malakas sa akin eh. Hindi, pero ito, kasi kaya pinapintura ko din. Kasi hindi siya litaw pag gabi. Ay, hindi kita, no? Alam mo naman tayo, mahilig tayong magpicture. Hindi hilitaw. Ayaw, so, ano? Dark siya. Pero ito yung Ganador, di ba? Oo, ito. Ang tawag dito, Ganadors. Ganadors. Oo. Ito. Pero maliit to eh, di ba? Maliit siya eh. Ay, hindi malaki na yun. Maliit yan, par. Maliit sa normal. Kumpara sa kung stock. Nagda-drive ka, etong side na to, okay lang. Pero pag dun, kung nakita mo kaninang numatras ako, talagang hindi mo makikita. Sumisilip ako. Pero pag-ano. Hindi yan na-adjust na sa loob? Hindi. Ito manual. So, pogi, popogi yan pogi. Na. Oo. Pero ito kasi yung bagay talaga, ito yung tama. Ito talaga yung nung time na, nung to, yung ganitong look, is ganitong ginagamit. Kung naalala mo yung R34, naka-ganador siya. Ay, oo, tama. Oo, ganito. Itong skirt natin, pinalitan ko na siya ng, nag-drag skirt muna ako. So, kasi ito, ano usually na? Talaga, dan, ano lang yan, drag skirt lang. Alloy siya. Ngayon, kasi dapat talaga, nung time na yon is body kits talaga lahat. Yun doon, usually, custom na bumper, custom sa likod, saka dyan, turn lahat. Eh, wala pa tayong ano. Naglagay akong drag skirt para mas bumaba. Kasi yung stock, mataas siya. Ngayon, hindi siya pantay dun sa level nung bumper. Sa bumper, no? Sa pangitignan. Kumuha ako ng ganito, bumagay naman. Tapos naglagay akong decals. Kasi nung time na yun, par, usually yung mga pyesa nila, nilalagay nila yung sticker. Nari, ay, meron, tama yung kung ano nilalagay. Oo, lahat ng ginamit nila, nakalagay lahat sa kotse. So ako, ngayon, yan muna. Kumbaga, ano-ano talaga siya, no? Parang... 90s concept talaga, no? Oo. Tuner concept pala. Oo, tuner. Tuner siya. Tapos sa likod... Ano likod? Kasi matagal ko ng tropa to guys, eh. Hindi ko alam anong ano ito, eh. Hindi ko alam anong, ano yan? Anong taillights ba yan? Itong taillights natin is sonar. Pero ang bigote, kasi ang dalawa kasing nilabas na ganito. Yung isa, yung puti niya sa baba. Yun ang pambigote. Kasi ang bigote, yung sa baba niya, yung ito, sa baba siya. Yung stock. Oo, kasi yung sa SIR... Sa taas yung itong mga to. Ayaw nga, no? Kaya tinatanong ako kung SIR ba yung kotse ko. Siyempre, yung iba, hindi naman talaga may alam sa ano. Itong nakuha ko, may nakita akong shop, nandun sa shop niya, naka-display. Kinuha ko na. So, ito din yung gusto ko. Bagay siya nung kasi sa look na to, may mga ganito rin yung mga ginagamit. Hindi pa uso yung mga clear taillight. So, parang yun lang ako nakita ng ganyan, na bigote. Kasi kadalasan clear taillight. Clear taillight, tapos or yung may amber. Pero sa Euro, alam ko... Maraming ganitong stock na ganito. Kaya maraming gumagamit nito. Pero ito bumagay naman. Tapos naglagay ako ng wing. Ito plastic. Plastic siya. Plastic siya. Ngayon, okay. Nung kasing time na naghahanap ako talaga yung mga, kahit yung GT wing lang. Para yung mataas. Pero dati naka-EK4 ka, di ba? Na wing? Oo. Dati nung naka-Ortia akong decals, EK4 yung nakalagay na wing. Okay, nilipat muna namin.
yung kanyang sasakyan? Oh, nag-EK4 ako kasi kala ko dati konti lang na kaganon. Pero dati konti talaga. Ade, oh, dati talaga konti lang. Eh ngayon, kahit saan ako lumingon, may naka-EK4 na wing. Syempre, tayo, syempre gusto mo, kakaiba ka talaga. Ito yung ginamit ko. Tsaka ito yung nung time talaga noon. Actually, hindi talaga black yung ginagamit. Iilan lang. Pero nung era na yon, is yung parang stainless siya, yung makintab, tapos dito black, itong tawag dito. Eh wala pa akong mahanap. So may tawag, may pangalan ba yung ganyang wing? Ito kasing wing na to is universal lang siya. So mura lang to. Ah, okay, okay. Yung kala nila mahal, pero mura lang. Mahilig tayo sa mga mura. Pero maganda. Papi, pwede natin silipin yung interior nito. Oh, pwede par, pwede. Pasok natin. Ka. Tsaka tint mo, naka-blue ka din, no? Oh, par, blue tint. Blue tints. Okay. Uy, ganda ng mating nito, ah. Sige, paro po ka lang. Nitros. Ayan, ito, nung kasing time, nung era na yun, lahat may nitros yung mga sakyan. Ay, yung upuan nila? O yung totoong nitros? Yung totoo. Eh, wala tayong pambili na, tsaka hindi ko kailangan, eh. Okay na yung stuff to, eh. Pangumpleto, di ba? Itong kotse is automatic. Automatic siya. Nilagyan ko lang siya ng shift boot, tapos itong Momo na shift knob. So, paano mo malalaman kung nasa gauge doon sa na? Gauge. So, o yan, dahil naka-avanti siya. Naka-park yan. So, usually yung manual nasa gitna, di ba? Neutral. Sige nga, so, iyan mo. I-press mo lang siyang ganyan. Ayan, reverse. Ay, ganun. Drive. Pero pwede pa rin wala, no? Oo, pwede pa rin. Pero in the future, gusto mo yung manual to? Ngayon kasi okay pa lahat tong kotse. Nung nakuha ko siya, maayos pa lahat. So, sayang naman yung engine. Tsaka kikip ko na ganito. Tama, matrapi drive, eh, no? Matic. Tama, matrapi eh. Mas okay yung matic. Pero syempre, darating yung araw, papalya to. Kukonvert tayo na manual. Ah, tama, no? Saka na, no? Oo, saka na lang. Tsaka ginagamit ni Mrs. Si Mrs. talaga ang gumagamit. Itong sasakyan. Tapos naglagay tayo ng Momo tuner na steering wheel. Ayan, mga baligtad lang. Sakto tuner siya, yung kotse ko, tuner. Ayan, tapos basically stock lahat. Naglagay lang ako ng wide na rear view mirror. Sobrang kasi helpful yan, eh, no? Oo, kasi yung stock nito, kitid, ang liit lang, eh. Maliit na nga yung side mirror ko, maliit pa yung ano ko. Linis lang talaga ang baon. Oo, linis lang. Matings. Matings lang. Yun lang. Tapos mga scent natin, para mabango pa rin. Kahit 90s car, at least di ba mabango? Pag may sumakay na mga matatanda, uy, bango ng kotse mo, ah. Ano yung makina? Pwede natin tignan? Pwede naman. Madumi nga lang. Ang makina nito, stock din, eh, no? Stock din. Ito, hindi ko pa nakita, makina nito. Stock ng VTI, PH16. Bago natin ituloy ang ating video, gusto muna i-announce sa inyo na favorite nating betting site, which is 1xBet, is meron na silang application sa inyong Android and sa inyong iPhone. Meron na sila sa App Store and sa inyong Play Store para sa inyong mga phone. Kasi dati guys, website lang sila nag-operate. Ngayon, may sarili silang application sa phone. Tsaka maganda rito, dahil syempre, meron na silang App Store, meron na silang mismong application sa phone, makakapag-deposit na kayo using your GCash account. So, syempre, sa time natin ngayon, lahat na tayo meron GCash. So, mas pinadali ng 1xBet yung pagbibet natin sa mga laro. So, paano nga ba i-download yung 1xBet guys? So, syempre, search mo lang sa App Store sa Play Store mo, 1xBet, tapos lalabas na yun. Ang maganda dito sa 1xBet, kapag new player ka pa lang, pwede mo gamitin yung promo code natin na RichPotato, lagi mo lang mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gumagana. And again guys, $100 to, hindi to, 100 pesos lang, dollars ang pinag-uusapan natin. Click nyo lang yung link nasa baba, comment section down below, or nasa description, tapos mapupunta kayo sa page na to. So, tara! So, napakadali lang mag-register dito guys. Kaya, click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos, ako dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos, dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre, $100 yan guys, na bonus diyan. Pesos, dollars yan. So, napakadali lang mag-register. Makakapag-bet ka na agad. So, syempre, kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya, siya betting site, diba? So, maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Syempre, meron dito football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na itong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. PH16. Pero VTEC Uh-oh. Na pala to. Itong, yung mga VTI is VTEC. Ah, VTI to. Pero may Matic pala, no? Oh, may Matic. Yung iba, nabibigla, kala nila manual yung sasakyan ko. Eh, tapos naglagay lang ako, nagpalit lang ako ng mga radiator kasi matanda na. Basically lahat talaga, 1996, since 1996 pa lahat ng pesa. Pero ganda, VTEC na rin pala to. Akala ko non-VTEC siya. Ang LXI lang talaga. Ang LXI, non-VTEC. Yun mas tipid. Ito, kung gusto mo, syempre, makulit ka. Kahit paano. Okay. Kamusta yung, kapag Matic, mas malakas ba talaga ako kasi, nanggaling ako sa
dimension eh na Civic yung 2002. Oh, so mas malakas talaga. Malakas talaga ang gasolina noon. Pero ito, basta walang kulit sa daan, sa Zambales, magkano lang 'yun? Wala namang 1,000, makapunta ako sa Zambales. Ayun, tapos nagpalit lang ako ng intake, tapos mga radiator, mga basic na kailangan palitan. Kasi matanda na tong sasakyan, palit lang ako ng headers, yun lang. Tapos sa future sana maayos tong buong engine bay. Kapag manual ka na, no? Oo, tsaka sana mapalitan ng engine. Alam mo kasi, sakto kasi dito. Lalo na pag ganito ang itsura, B-series, no? Okay, no? Oo, kasi nung time na mga import cars, mga tuner cars, talaga lahat pinaayos, naka-tune. Lahat naka-tune. Yun nga lang, kasi di ba racing-racing nung period din na yun eh. Sa streets din. So, parang Fast and the Furious, ganun. Lahat aftermarket na. Wala yung specific na isang brand lang, ganun. Hindi. Basta nung trip nila. Kunari sa turbo, ibang brand, ganyan. Kung anong trip mo, kung anong maganda para sa'yo, yun ang ilalagay nila. Pero syempre, for sure, project car to. So, last na muna yung makina, no? Oo, saka na yun. Kasi healthy pa yung engine ko. Ilan na ba tinapon ng ganyan? Ang sayo? Ito, nakuha ko siya 100, ngayon 130 na. Ah, mababa? Mababa pa. Baby pa, kumbaga, no? 100. Oo, kasi nung nakuha ko siya, nung 100 yung tinakbo, huling record sa kasa, 2011 pa yun. So, hindi talaga siya nagagamit. Nung huling owner. So, swerte ka pala dito. Swerte, oo. Ang sakit lang talaga ng mga bigote, ay ng mga Civic nung 90s, yung bubong. Pero ito, tinamaan to? May konti na, pero pina-repair ko. As of now, two years na siyang na-repair. Okay pa naman. Pabi, sino gusto mo yung shoutout or batiin? Shoutout ko lang yung mga kaibigan natin, sina Chano, sina Salty Boy, si Buff Media, tsaka si NK Media, tsaka yung grupo namin, yung Elevate, dito sa Pampanga. Welcome kayong sumama sa amin, sa mga malapit dito. Wala namang kaming pinipiling sasakyan. Sama-sama tayo dito. Kumbaga, community, healthy community. Tsaka yung asawa ko, syempre. Lagi nakasuporta sa akin, tsaka tinutulungan naman ako. Kasi yung gumagamit nito eh. Sa kanya kotse ito, parang sa kanya din eh. Okay. Ayun, ang cool niya, teacher siya. Yun, pinang papasok niya school. Ah, talaga? Oo. Eh, di mga estudyante na gagandaan sa kotse niya? Medyo kinakabahan nga ako eh. Dahil? Sina sa parking to, tapos syempre, mga bata malilikot. Tripan, no? Pero safe naman sa eskwela nila. Swerte naman. Bagsak agad, no? Pag ginasgas. Iba, bagsak agad. Oo. Ewan ko na lang. Baka ako na pupunta dun. Pagkasalamat, ha? Oo, basta ikaw, par. Pinakita mo sa amin yung sobrang wild kasi para sa akin kasi guys talaga. Mahirap, lalo na sa panahon natin ngayon, marami kasing mga kapagpuna naman sa mga ganito. Choice mo naman and maganda naman kasi talaga, no? Oo. Pabi, ano masasabi mo pala para sa mga mga takot bumuo ng mga ganitong style ng mga sasakyan? Sa mga ganito naman kasi, actually kahit hindi ganito, dapat huwag kayong matakot. Basta wasto naman yung ginagawa nyo. Huwag nyong isipin kung peki yung copy. Wala naman, kasi hindi naman lahat may pera eh. Nagsastart naman tayo sa baba. So huwag kayong matatakot. Pumunta kayo sa mga meet. May matututunan kayo doon. Pwede nyong, yung mga kotse nila, inspiration. Kung anong look yung gusto nyong buuin. Pwede kayong magtanong sa mga tao. Ayun, marami naman tutulong. Go lang. Ayun. So Bobby, salamat ulit. At pinakita mo sa amin yung kotse. Yes, sir. And sana na-enjoy yung video natin na to, guys. And bumuo na rin kayo ng ganito. Actually, ako rin gusto ko bumuo ng ganito. Kaso, hindi kasi bagay sa Corolla. Mas bagay sa Corolla. Actually, merong Corolla nun, par. Meron, pero mas bagay sa Civic platform. Kasi parang yung Corolla para sa akin, mas bagay siya rally look or clean look eh. Oo. Or JDM lang. Oo, JDM lang. Kasi parang box type siya, hindi siya bagay. Noon kasing time na yon, singit ko lang ha, bago natin tapusin. Yung AE9, 86 ang ginamit. Eh oo, tama, di ba? 86 ang mas bagay doon kesa rito. Kesa sa Corolla pala. Yung A92. Oo. Kasi ito parang, kasi malapad eh, no? Parang pag manipis yung kotse, hindi bagay. Parang nalilit eh, no? Parang nalilit. Anyway, ito yung prime example, guys, na maganda yung mga ganitong buo ng kotse. So, yun lang, no? Yung pintura ko gano'ng aking tab, yan. So, yun lang, guys. Sana na-enjoy yung video natin na to. Kita kayo sa mga susunod na episode. Peace out.